morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. What's up guys and welcome to my channel. Topic natin for today is just an update kung ano ang laman ng aking Q case. So may mga nag-retire na pong mga tako, mayroong mga bago na palit. So tingnan natin kung ano ang laman ng aking Q case for this month. So I will leave the link below yung previous topic ko doon sa laman ng Q cases para makita nyo kung ano yung updates, kung ano yung bago, ano yung napalitan. And I would like to reintroduce to you yung aking Q case. This is not a new Q case. This is an old Q case na na-acquire ko dun sa kaibigan ng isang world champ. Nabanggit ko siya sa isa kong topic kung kanino tong Q case na to. This is a beautiful holy Q case. So, tinignan ko sa internet, brand new po ng isang holy Q case ay mga nasa around 15,000 pesos. Pero may nakita ako sa net na binibenta second hand na nasa 7,000, pero hindi siya ganun ka fresh. So nakuha ko to, medyo it needed a little cleaning and leather conditioner. So nilinis ko siya. Magmukha tuloy siyang bago. So this is a 3x5 Q case. Yung capacity niya ay 3 butts and 5 shafts. Yan. So sariwa pati loob, fully blue. So ano bang laman ng aking Q case? First of all, itong acquire ko last month na jump Q. Okay, so this is a power brake jump Q. Jump Q kasi yan. Pwede siyang brake Q, pwede siyang pan jump Q. Yan. So ayan siya. It's a Locasi, a custom jump brake Q. So I bought it from Frank, yung aking full body. And then yung aking primary Q, okay, na ginagamitan ko ng Conlien Bat. Yan. Ito siya. Naka-cowhide, antiperspirant grip siya. So, for info lang na hindi pa nakakakilala sa Conlien Bat, ito pong Conlien Bat is actually a technology bat na. So, itong dulo nito, yung forearm yata ang tawag dito, ay binubuo ng Bakelite material, yung parang ferrule noong carbon fiber. Tapos may hard maple. Naka-angkla siya, kita mo sa illustration. Tapos meron siyang aggravating system na weight. Tapos carbon fiber sheet, naka-embed doon sa pinaka buong bat. Tapos African ebony. So medyo high-tech na rin itong bat na to, technology bat. So parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong bat in the market. So itong bat na to, dito ko kinakabit yung aking main shaft na Predator 3143. So naka Q sole to. So sinubukan ko yung Q sole tip. Okay naman siya sa performance, pero pag napunpun to, siguro babalik ako sa Kamui Brown Medium. So my next Q, this is one new member of the house, is a custom Nimrod Senisa bat. So sa malayo kulay black siya, pero pag tiningnan mo siya na malapitan, na curly wood siya. It's bluish gray.
bluish gray siya. So, poging-poging bat. So, roughly, this is, pag nagpagawa kayo kay Sir Nimrod, this is roughly like 8,000 pesos yung bat na to. Elegante, no? Elegante yung, pati yung kulay niya. Ayan. So, this is partnered by a low deflection technology bat, Nimrod Sinisa. Ayan. This is an NC2 low deflection maple Sinisa. Actually, gagawa po ako ng test hit regarding NC2 Nimrod Sinisa Q. And may mga nagko-comment na nagtatanong, nagre-request na i-review ko daw po. So, clarify ko lang yung comment na medyo matagal lang paggawa ni Nimrod. Yes, honestly, medyo matagal po, may katagalan. Dahil siya po ang tumututok sa paggawa mismo. Ang kanyang assistant at wala po siyang katulong for mass production. Kaya nga po, pag nagpagawa, medyo tumatagal ng konti kasi almost lahat ng mga delicate, sensitive na proseso ay tinututukan po niya. Siya po personally ang gumagawa. Kaya pag lumabas po yung tako, quality naman po lahat ng gawa ng tako sa Philippines. So, this is just a humble and personal opinion. So, depende po sa inyong experiences. Ako naman po, masasabi ko na yung performance nito ay angkop doon sa quality na binibigay ng gawa ni Sir Nimrod. So, satisfied po ang magpapagawa sa kanya. Lalong-lalo na hindi lang aesthetic, hindi lang itsura, kundi yung performance. So, subukan nyo rin po para ma-experience nyo po kung ano po yung aking sinasabi. So, ayan po yung kanyang contact number, andyan po sa QR code. So, yung address niya po, makikita nyo rin dyan. So, kayo na po personally mag-inquire kung, kasi depende po kasi sa kung anong klaseng shaft or bat yung papagawa nyo. Doon po nagdi-differ, doon po nagkakaiba sa presyo. Okay? So, basically, kung nireviewin nyo yung aking past laman ng Q-case, andyan, liliwanan ko yung link sa baba. Ang dami kong Q, meron akong Peridon, merong MITQ, merong Q from Taiwan. But I think this is it. This is ito yung arsenal ko for a longer time. So ito lang, hindi na muna ako siguro magpapalit. So primary Q ko yung 314 Conlien Technology Bat. Then, ang aking backup Q is the Nimrod Sinisa 2 Low Deflection Technology Shaft with a custom Nimrod Sinisa bat. So, dun po sa mga magpapagawa kay Sir Nimrod, I'd just like to give you an idea kung magkano ang technology shaft. So, depende po, yung normal Q is around like 4 to 4.5. And pag medyo technology, abot po yata ng mga 6,000. So, kayo na ho ang makipag-usap. Baka luma yung price na nabigay ko. So, okay, ano pa bang laman ng aking case? So, meron po akong dalawang gloves. Ayan po. Ayan, dalawang gloves. Siyempre, isa ay backup glove. So, meron din po ako dito nalagyanan ng isa para hindi siya sumasabog. So, ito po. Nalagyanan ng tisa. Ayan. Tapos, meron din ako dito reserve na mga tisa. Ayan. Just in case po, hindi na po tatakbo sa hindi na uubusan. Mahirap po kasi gumamit ng tisa na hindi nyo kabisado kasi unang-una hindi nyo alam yung performance nun. Pangalawa, madumi po makalat masyado. Kung makalat sa kamay or masyado, lalo na yung kulay blue. Kaya ang ginagamit ko pong tisa is grayish brown. So I have this Conlien fiber, microfiber cloth. Dito po siya. Okay. I have an extra cloth.
And then, ano pa ba laman ito? So, ito ay mga reserve na mga joint protectors. Ayan, dito. Reserve rubber butts. Pag nasira, ito, joint protector. Ito, another joint protector. What else? Ang laman ng aking suitcase. So, meron pa dito. Ayan, meron pa po akong extension. So, this is a 3-inch extension. So, actually, hindi ko nga ito nagagamit. Nagagamit ko lang ito pang counterweight. In case mabigat yung pulso ko. So, gusto ko medyo mabigat. Kinakabit ko siya. So, what else? So, very important itong wax na to. So, mandol wax. So, where do I use this? So, ito po ay ginagamit ko pagkatapos maglaro. Kasi hindi ko pinababayaan. Lalo-lalo na itong 314 kasi ito ay 10 splice. So, ayokong pasukin ng moisture. So, tinatanggal ko agad yung kumakapit na chok. Pag nilagay nyo sa tissue, tapos winipe nyo siya ng wax na to, magugulat kayo kumakapit yung chok doon sa tisa, doon sa tissue, sa wax. So, pag nilagay ko siya sa suitcase, malinis at protected. So, hindi siya papasukin ng moisture. Okay, what else? And this is flawless. So, itong flawless ay ginagamit ko para siyang alcohol. Kung wala naman to, pwede naman alcohol. Kasi yung wrap nyo, yung bat nyo, magugulat kayong kamay nyo, puro tisa din. So, pag ito ay hinagod nyo ng tissue, so, sasama dito sa tissue with the flawless, yung mga tisa. Kasi pag pinabayaan yung nakakapit to for a long time, mahihirapan na kayong tanggalin, magiging mancha na siya. Kaya kung makikita nyo, this is like a 8-month-old bat, pero parang bago pa rin siya kasi nga sa alaga, sa linis. Okay, ano pa bang laman ng suitcase? Ano pa bang laman ng suitcase ko? So, that's it. Yun lang po ang laman ng suitcase ko. So, nabawasan ako ng tako. So, nag-retire na po yung iba. So, 3 bats. Okay, I have the 3 bats and the 3. I have 3 bats and 3 shafts. So, actually, meron pa akong isa na hindi na siya playing cue, yung Pampanga cue ko na may autograph. So, iniwan ko siya kay Nimrod kasi yung mga champions like sila, ayun, sila Johan Chua, James Aranas, yung partner niya na nag-champion sila sa doubles lately. Sa kanya nagpapagawa ng mga repairs and tips. Si Amit Centeno, Jeff DeLuna, si Dennis Orculio, si Magpantay, si Ignacio, si Livan Cortesa. So, kaya ako iniwan sa kanya yung aking autograph cue kasi once na may pumasyal doon na champ, so pinapasuyuan ko si Sir Nimrod na po pwedeng papirmahan yung shop. So, actually, mapupuno na nga yung yung shop niya. So, andito lahat ng mga signatures niya, saka dito. So, ginawa ko na lang siyang signature or autograph shop. In the future, baka pan-display ko na lang siya. So, iniwan ko din yung aking bat doon. So, technically, I have 1, 2, 3, 4. I have 4 cues. 4 cues. Tapos, ang ginagamit ko lang po ay ito. So, that's it. Yun lang po ang laman ng aking showcase. And watch out for my next video wherein topic ko po ay test tip nitong bagong sandata na NC2, Nimrod Senisa 2, low deflection technology maple shaft. And so, first time ko rin po subukan itong bagong bigay niya na lizard skin curly wood butt. Tapos tatry ko po i-compare doon sa mga ibang
high-end shot like Predator. At if possible, with the Nimrod carbon fiber shaft, carbon fiber shaft, if makahiram ako. So that's it. Please leave your comment below and please do not forget to subscribe and ring that and press that notification bell so that kung mayroon akong mga bagong videos ay ma-update ko po kayo. Once again, pool friends, maraming salamat for watching and please support my channel and thank you so much for watching. Thank you so much for your support and mabuhay po tayong lahat.